mga bata pa tayo noon, no? Yung mga paniki, they were given a bad rap. Kumbaga, lagi silang associated sa bad luck, tapos sa mga nakakatakot na palabas, no? Ito yung image na ibinigay sa atin sa mga pelikula about sa mga paniki. Pero dito sa Pulilo, Quezon, nakita namin na kakaiba yung kondisyon ng mga paniki dito. Nagro-roost sila dito sa Acacia Tree sa loob ng quadrangle ng isang eskwelahan. So, the middle of a town, a municipality, dito sa Pulilio Island. So, yan sila. Dito lang halos. Yung nakikita nating species, they have dark wings and then golden yellow yung kanilang fur dito sa dibdib. Small island flying foxes ang species na nakita namin dito sa Pulilio. Usually, itong species na ito tumitira sa mga islang malayo sa tao, no? O kaya doon sa mga bundok na walang masyadong human traffic. Pero, minsan, nakikita natin sila sa mga lugar kung saan madami ring tao. Kagaya halimbawa ng nakita natin dito sa isla ng Pulilio. Nandito kasi sa paligid na to yung usual activity ng mga estudyante lang. The flying foxes seem to be oblivious or parang undisturbed despite the high traffic and the noise pollution around, no? Yung iba na nakita namin dito sa Pulilio, nakita namin na nag-groom sila ng sarili nila habang nakasabit yung kanilang paa doon sa sanga. Ito mga flying foxes na ito, kailan pa sila nandito? No, high school ako, hindi pa sila gaano marami dyan kasi yung mga puno rito maliliit pa. So meron na? Pero meron ng mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan lang? Ngayon, marami na. Dito na talaga sila nakatira na ano. They prefer this site, opo, no? Hindi naman sila umaalis dyan. Yung mga tao dito, ano sinasabi nila sa flying foxes? Hindi nila ginagalaw yan. Hindi sila takot, hindi sila whatsoever, takot. Ganyan. Hindi sila... Kumbaga, parang ano namin, kasama nung sa buhay namin. Namin pinapakilaman yun. Alam ng mga tao yung importansya ng opo. mga Nagbahan siguro sila noon pa ng mga IEC na talaga yun ay kailangan natin. So kung akala mo nag-iisa lang sila, yung iba pala sa kanila may mga karga-karga. Para bang ito yung nursery at kasama nila yung nanay nila na bit-bit-bit-bit silang mahigpit sa kanilang katawan. And kahit mag-move sila from one place to another, makikita mo kasi nagtatransfer sila ng sanga eh. Bit-bit pa rin nila yung kanilang mga babies sa kanilang katawan. Mahigpit yung pagkakayakap nila, no? At talagang itinatago nila yung kanilang mga anak sa kanilang katawan. Hindi natin ito madalas makita na yung mga paniki nag-aalaga ng kanilang mga anak, no? But once we see it, makikita mo na meron pala talaga silang ganitong klaseng behavior and na hindi nalalayo yung karakteristik nila sa mga tao. Napakahalaga pa rin talaga ng merong tamang kaalaman ang mga tao sa paligid regarding dun sa mga hayop na nasa paligid. Halimbawa, ito sa Pulilio, yung mga paniki, kung hindi nila alam kung ano importansya niya, matagal na siguro nilang binugaw yan or pinutol yung kahoy because nasa gitna siya ng school eh. So, yung dumi, bumabagsak dun sa playground ng mga bata, sa mga bubong. And they sometimes create noise. But they don't seem to mind. Itong mga paniki na ito, itong flying foxes, they're natural pollinators, no? So kapag pumupunta sila sa malalayong lugar para manginain ng mga prutas, they will go from one tree to another. Eventually, pollinating the other trees na hindi pa namumunga. So in the process, they are actually helping farmers. If mawala itong mga panikin ito, indikasyon ito na may mali dito sa isang ecosystem. Thank you.
Katulad din sa Polillo, malayang namumuhay ang mga large flying foxes sa Murcia, Negros Occidental. Dito matatagpuan ang halos 8,000 kabog or large flying foxes at golden crowned flying fox. Umulan man at umaraw, hindi sila nagpapatinag. Pero nag-aalala yung mga forest guard sa kanilang mga naobserbahan. Nalalaglag raw yung mga batang paniki mula sa puno. Ito, may patay oh. Baby pa ito, kawawa naman. Isang ebidensya na is young bats, when they fall, namamatay na sila dito. And makita mo ito, baby pa ito. Definitely a bat. So it's really a cycle. We can't save every baby flying fox, but some of them goes back to nature. Kinukonsumo sila ng mga ibang hayop. Sa taas ng puno, nakayakap yung mga batang paniki sa kanilang mga magulang. Hindi pa kasi sila marunong lumipad at maghanap ng pagkain. Pero pag may sakit ang nanay na flying fox, kailan nilang i-abandon or i-abort yung kanilang mga naipanganak na mga babies. Dahil nga, it's a matter of life and death. Kung hindi nila mapapangalagaan yung sarili nila, what more yung baby nila. So, ini-eject nila ito para maka-regain sila ng strength. And next breeding season, hopefully they don't get sick. Mabagal magparami yung mga flying fox. Isang anak lang kada taon. Kaya hindi sila madaling makakabangon kung patuloy na bababa ang kanilang populasyon. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, ang mga paniki ay madalas ay nagiging biktima ng mga tao. Hinuhuli sila at kung minsan ay ginagawang pagkain. Madalas silang kinakatakutan dahil sa kanilang itsura. Kung tutuusin, sila ang dapat matakot sa kung ano ang pwede nating gawin sa kanila. Sirain ang kanilang tahanan at ubusin sila sa kagubatan.